give you the treasures and riches stored in secret places. Today, ako'y mag-shoutout sa aking mga beloved followers right here sa Surigao Sun Channel. Shoutout kay Anton Hagunoy, Earthly 777, Batikin Adventure, Ken 17 Morales. Shoutout din kay James Brian Maglacion, kay Dambao, kay Inday Arapulos, Ninji Cares, Megor T. Hunter, Maynard Imperial, Elvin Famaran. At shoutout din kina Ginalin Cabunilas, Jetro Cabali Jetro, ICLMTH, Olimar Taberna, Maria Deta, Frederick De Vera, LJB, Miss Orr, Ken Sister, Makarambon, Franklin Dunglal, Amado Vargas. At shoutout din kina Cat Trackers, Edwin Paipa, Rogelio Cortez, Elmerito Lasso, and lastly, shout out kina Jeremy Angkot, Ernesto Manalo, kay Nibi Junior Balilo, Primar Dapat, Pangu Sylvester, at kay Matematiko Kaluin. At tayo na ngayon guys, magpatuloy. Okay mga katiyats, buckle up yourselves for another very rare at napakagandang treasure marker. Big boulder marker. Ito'y minsan tinatawag ng iba na kalabasa. Okay, at ito yung perfect imbudo sa tingin ko. Nandito yung imbudo niya at mayroong isang butas na maliit sa gitna ito. Kaya pwedeng imbudo marker ka agad ito, nagaganyan yan. Ito yung maliit na butas papunta sa chamber sa loob nito. Kaya ang unang tingin ko dito ay treasure inside this big boulder rock na kung saan hinugis talaga siya na parang kalabasa, tingnan. Para siyang watermelon. Okay, at busog na busog siya kung ating tingnan. Ibig sabihin, may laman talaga yan. At kung napansin niyo mga katiyets, ay meron siyang mga marka dito. Ito'y gawa ng tools, ito'y gawa rin. Ang dalawang ito ay gawa rin. Ang iba dito ay natural na lamang. Ang ibig sabihin ng mga bilog-bilog na mga engraved sa bato, kapag marami diyan, eh nagsasabi na assorted item ang nasa loob. Pwedeng pinaghalo-halo lang yan na pwedeng isang jar ang nilagay sa loob na punong-puno ng alahas at mga gemstones. Okay, pero ang suggestion ko ay bago nyo biyakin ito, ang batong ito ay atin muna tingnan ang iba pang possibilities sa paghanap ng treasure. Pwede kasing center point lang ito. Pwedeng reference marker lang siya na ibig sabihin diyan mag-umpisa sa gitna. Okay, kung ako dito ay gagamit muna ako ng compass, ilagay nyo dito guys ang inyong compass at ilocate nyo ang north, south, west, and east. And then sa bawat direction, example, dito yan ang compass mo sa gitna ito. And then sa bawat direction, example, ito yung norte. Okay, tingnan nyo sa unahan. Distansya ng 7 to hanggang 20. 7 to 20 meters sa unahan. Ganun din sa west dito. 7 to 20 rin meters. Tingnan sa unahan kung anong meron na bato. Anong marka ang makita nyo. Ganun din sa east. 7 to 20 or even 7 to 30 meters. Okay, ganun din sa south ang gawin. Kasi kung yan ay central point nila o reference marker, ang ibig sabihin yan ay diyan lang mag-umpisa pag-search and then hanapin ang direksyon ng apat na direksyon sa compass at meron kayong makita sa unahan yan. Na isa pang big boulder marker na
meron ng final sign doon tulad ng mga arrow, ng bilog, ng square na may mga dots sa gitna. Yan ay mga treasure under. Okay, kaya yan mo nang unang gawin. So ito, sorbi mo na ang buong palibot. First step, bago tayo mag itong mag-start sa pagbiyak niyan. Okay, at unang gawin dito, mga katiyats, ay kung walang detector, wala tayong metal detector, ay gamit lang tayo ng pukpuk system. Okay, yung ating maso. Okay, dala kayo ng maso diyan at masuhin nyo lang ang palibot. Itong sa tingin nyo na medyo mga parte na medyo matambok at mayroong kaduladura na parang patch, katulad dito, parang patch lang ito, pukpukin nyo rin yan. Tsaka ito, itong bumukol dito at itong kanyang dito na banda sa belly. Kapag tutunog na hollow, jackpot na yan. Sobrang jackpot na yan. Kasi ito, hindi ito gawa ng kalikasan. Lalo na itong sa ibabaw na imbudo. Nakita nyo to guys, ito. Meron siyang butas sa itong sa pinakagitna niya. Ito. Kaya pwedeng imbudo talaga ito. Ang imbudo na tawag ay may maliit yan na butas dito. Kaya binutasan yan. Kasi yan lang ang pako dyan. Maliit lang talaga yan. And then, ang tubig dyan ay dadaloy sa chamber sa loob para matubigan yung mga gold bars at mga ginto, para hindi sila ma-deform sa katagalan, sa init sa loob. Mainit kasi ang loob ng bato, lalo na pag tag-araw. Aabot yan sa almost boiling point at ma-deform ang mga gold bars. Okay, ngayon ito mga katiyets, meron dito, ito yung mga distances. At lalo na ito, yan, ako'y nagduda dyan at merong square. Square pala ito. So, ibig sabihin din sa treasure box. Kung hindi man sa loob ang treasure box nito, ay ito yung kanyang pointer. Kasi ito lang ang matulis na parte ng bato. Pwedeng dito yan, sa kabilang pangpang, kasi kung i-cross natin yan sa compass, ay isa ito, ito yung west. Kung tama man tayo, at norte dito. Kaya tingnan ang bawat direksyon tulad ng ating instruction kanina. Okay, ito ay parang footmark. Pero sa tingin ko, hindi ito footmark. Parang palad siya. Ayan. At kung ating tingnan, ang tulis niya, siya ay matulis. Papunta rito ang kanyang tulis. Ito naman, itong matulis na parte ng bato ay papunta naman dito. In general, ang isang bilog na sign can be 5 meters. Kaya tingnan natin 5 meters sa unahan dito guys. Kung anong meron dyan na magandang malaking marker. Ngayon dito, visible ito na bato guys. Ayan o, merong square sa ibabaw. Yan ay tatamaan yan ng coordinates. Ayan, pag i-cross natin yan, ito ay norte. Kaya ito na bato, merong misteryo dyan. Yan na bato, i-check nyo rin yan. Kapag ganitong magandang pagkagawa guys na reference marker, ang tawag ko dyan kapag sentro siya. Ang ibig sabihin niyan ay meron niyang mga nakalagay sa coordinates ng compass. So doon sa unahan, karamihan nito kapag ganito ay tatlo ang ibinaon diyan. Nag-giveaway. Ang tatlong 'yan ay mag-triangle 'yan at malalayo. Nagaganyan 'yan, pwedeng dito ang isa sa south, pwedeng sa west, pwedeng sa north ang pangatlo. At ang pang-apat niyan ay malayo. Hindi kapareho ng distansya ng tatlo, malayo yun kasi yun ang big deposit or treasure bunker. Sabihin natin nandito sa east ang treasure bunker. At hindi yan triangle. Yan ay napakalayo na yan, nasa unahan pa.
Dumidistansya yan ng 50 to 100 meters galing dito sa central reference marker nila. Okay mga kati, katulad din kasi ito nung treasure doon sa river sa lugar namin na kung saan sa gitna rin itong malaking bato na may bilog. Pero ang treasure ay nandoon lang sa foothill, malayo. Nasa 50 meters. And then sa tapat niya rin mga ganun din 40 to 50 meters galing sa bato. At ang pinakamalayo ay ang bunker. Malayo, nasa 100 yun, meters. Kaya kung walang ganyan na triangulation ng mga marker sa unahan, sa distansya na mag-start tayo sa pinakamalapit na 7, kanina sabi ko 20, pwede niyong gawin 30. Kasi yung nakita kong recovered treasure na mayroong ganyan ay malalayo talaga ang tatlong giveaway at isang treasure bunker. Ganyan. So ang tatlong giveaway, magkapareho lang yan ang layo galing dito sa batong ito. Kung ang isa ay 50, 50 din ito dito, 50 rin sa west meters. At kung napansin nyo, nagka-triangle palagi ang mga giveaway. Kaya yun ang mga sinasabi sa triangulation, na matagpuan natin ang mga giveaways by triangulation method at susundan lang ang mga direksyon ng kompas. Kaya merong mga treasure hunter na kompas lang ang dala kasi master nila yan, ang method ng kompas. Lahat ng treasure hunter ay merong specialty. Merong magaling sa dowsing, merong magaling sa pendulum, merong magaling sa Japanese wand, merong magaling sa pangamoy lamang, merong magaling sa mata-mata, merong magaling sa itong pagbasa ng signs, at meron din magaling sa paggamit ng gadgets. Kaya hindi pwedeng ikumpara ang isang treasure hunter sa isa pang treasure hunter. Magkaiba kasi ang specialty ng mga ito. Okay mga katiyat. So, balik na tayo sa pinaka parang malapit sa katotohanan. Sure ball method. Ano bang sure ball method dito? Okay, dito tayo. Kasi may ginto. Ayan. Ito ang imbudo treasure marker sa tawag ko. Na may butas sa gitna. Yan mismo na sign guys. Kahit saan nyo tingnan yan na treasure codes, codebook, yan. Kung ganyan yan, may bilog, tapos may maliit pa na bilog sa gitna. Kaya nga, na gitna yan kasi nasa loob. Nasa loob siya ng bilog na bagay, and then nilagyan ng dot sa gitna kasi sentro siya. Ibig sabihin ng sentro at nasa gitna, dalawa lang ang ibig sabihin yan kasi nandito yan at may dot. Pwedeng sa loob mismo nito, sentro, ayan, at ito yung outer circle niya, at ang object niyan, yan ang dot sa gitna. Okay, tulad nitong sign na to, ito yung dot inside the rock. Lalo na pabilog ang bato, talagang akmang-akma. So, number one bet ko dito ay nasa loob talaga ng bato. So, number one ko ito ang nasa loob ng bato. Pangalawa dito ay treasure under. Treasure under sa kanya, pero hindi naman natin pwedeng hukayin ang baba nito. Kasi babagsak ang bato. Kaya ang gawin dyan, kung meron kayong backhoe, hindi kasi pwede tayo dito maghukay. Kasi ang sign niya ay dead center. Yan, bulus ayan. So ibig sabihin, dito talaga yan, sa baba niya. Dyan yan. Kaya kung meron tayong backhoe, pwedeng igulong natin ang bato sa unahan bago hukayin ang baba nito. Nung panahon ng pagbaon dyan, meron kasing mga manpower ang Hapon noon. Tsaka meron silang mga itong equipments na panghatak dyan sa malalaking bato. At imagine nyo naman, isang batalyon, kayang-kaya yan. Talian lang yan ng lubid, pwede nila igulong ang bato. At takipan sa baba ang kanilang
deposito. Pero kung ano man ang nandito sa baba, yan ay giveaway lamang. Kung ano man ang nasa loob nito, yan ay another giveaway. Pero one thing for sure, ang big deposit ay napakalayo dito. Nasa 100 meters yan, pinakamalapit na ang 50. Ang big deposit yan. Pero ang kanyang mga giveaway ay starting yan sa 7, sabi ko kanina 7 to 20 meters. Pero pwede na rin 7 to 30. Depende kasi yan sa pagplano ng nagplano sa treasure site. Pero ang another one thing for sure is that naka-triangle ang mga giveaway. Nagaganyan yan. At ang big deposit ay hindi yan tumabi sa isang giveaway. Malayo talaga yan. Kung mayroong giveaway dito, ang possibility ng treasure banker ay nasa opposite ng isang giveaway. Sa walang nakabaon na giveaway kasi ilalayo nila yan. Ilalayo nila sa giveaway ang big deposit para hindi yan matagpuan. Kaya tayo nililigaw nila sa mga giveaway. Ang giveaway ay mga decoy para hindi na natin hanapin pa ang nakabaon na big deposit. Kasi akala natin na yun na yung big deposit ang giveaway. Kaya magaling talaga magplano yung mga hapon. Kita naman natin sa technology, nauuna sila. At nauuna sila sa itong kahit sa atin, sa ating bansa ay nangunguna pa rin ng Japan hanggang sa ngayon in terms of science and technology. Okay mga katets, congratulations. Huwag niyong iwanan ang treasure site na yan. Meron kayong makuha dyan. Sa apat na deposito na nakalagay dyan, huwag niyo lang hanapin ng treasure banker. Napakahirap niyan. Ang tatlong giveaway na lamang in triangulation. Kung hindi man dito ang triangle sa kabila, nagaganyan yan. Okay, just look for another big boulder na may marka na malaking bato sa unahan at doon magukay sa malapit sa bato na yun. Okay, and I wish you all the luck, mga katiets. Merong kasabihan na beginner's luck. Kaya hindi masama kung mag-try ang lahat. Mag-treasure hunt, ganyan naman talaga yan. Hindi mo matatawag ang sarili mo na professional, treasure hunter or veterans kung wala kang nakuha. Kaya lahat tayo, sa walang mga nakuha, ay lahat tayo kahit matagal na tayo nag-treasure hunt, we are all novice. Okay, so ako'y magpaalam na. Sana ay swertihin ang marami sa atin. Lalo na ang mga subscribers ko sa channel na to. Magpaalam na ako mga katiets. May the fortune be with you guys and don't stop chasing for that golden dreams. Ciao for now.